Kailangan po bang may reunion ang tao upang siya ay mailigtas? Hindi po ba pwede na magkaroon lamang siya ng maayos at intim na relasyon sa Diyos upang maligtas? Unang-una, huwag ka lang ma-offend, ano? Kasi yung notion na yan na ang kailangan ay relasyon lang, eh, ang nagturo niyan mga born again eh. Relasyon lang daw ang kailangan, hindi na raw kailangan ng relihiyon. Malaking kasinungalingan yun. Kasi ang nagtuturo ng tunay na relihiyon ang Diyos. Paano ngayon natin sasabihin na na kailangan ang relihiyon? Eh nagturo ang Diyos ng relihiyon eh. Actually, ang Kristyanismo ay isang relihiyon. Ang itinuro ni Kristo, isang relihiyon. Yung relihiyon, kapatid na Margie, sa original na wikang ginagamit sa Biblia, yung Grego, ang salitang relihiyon, ang kahulugan ay, sa Grego yan ay threskia. Threskia. Na ang kahulugan yan ay ceremonial observance, worshipping. Religion, worshipping. Ang relihiyon ay pagsamba sa Diyos. Paano ka kaya maliligtas na at paano ka magkakaroon ng relasyon sa Diyos nang wala kang relihiyon? Eh yung threskia, yun nga ang pagsamba sa Diyos. Yun nga ang paglilingkod sa Diyos. Para magkaroon ka ng relasyon sa Diyos, kailangan mauna na makilala mo yung relihiyon ng Diyos. Matuto kang sumamba, sumunod, maglingkod, ganun. Kaya ang Biblia nagtuturo sa atin, kapatid, ng tunay na relihiyon. Yung tamang pagsamba sa Diyos. Basahin natin ang Santiago 1:27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Mga apostol nagturo sa iglesia, nagturo sila ng dalisay na relihiyon. Si Santiago ay sumulat sa iglesia. Sabi niya, ang dalisay na relihiyon at harapan ng Diyos at Ama ay magkaroon ka ng pagmamalasakit sa mga ulila, sa mga babaeng bao, at pag-ingatan ang sarili na walang dungis sa sanlibutan. So, yung sasabihin na hindi kailangan ng relihiyon, nagtuturo nga ang Biblia ng relihiyon eh, kapatid. At pagka ang isang tao ay gustong maging dapat at maglingkod sa Diyos, kailangan matutunan niya yung tunay na relihiyon. At yung tunay na relihiyon, itinuturo yon ng mga apostol, ng mga ebanghelista na isinugo ng ating Panginoong Hesukristo. Sila ang naging tagapagturo nung tunay na kaparaanan ng pagsamba, paglilingkod o ng relihiyon. Kapatid, para sasabihin natin nga hindi kailangan, ba't eh maituturo ng mga apostol kung hindi kailangan? Illogical, ituro mo ang isang bagay na hindi kailangan sa kapal ng Biblia eh. Tapos hindi naman pala kailangan, ituturo mo. Ang mga apostol, lahat ng kanilang turo, utos ni Kristo yun. 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon.
ng isinulat ng mga apostol, pawang utos ng Panginoon. Eh, sinulat nila relihiyon. Eh, hindi naman pala kailangan. Pero kasi mga born again, ganun sabi, di kailangan na ika-relihiyon. Kasi para sa born again, ang isip nila ang relihiyon, yung iglesia. Ano? Eh, hindi raw kailangan na iglesia. Kaya tawag nila sa kanila, hindi iglesia, born again eh. Pero alam mo, kapatid na Margie, ano? Pati yung iglesia, kailangan yun eh. Itinayo nga ni Kristo yung iglesia eh. Tapos sasabihin ang born again, hindi raw kailangan. Kailangan daw relasyon. Panlulokong derechahan sa kapwa yun eh. Salita yun ang hindi nakakaintindi ng Biblia. Ito ang anak ng Diyos. Ito ang Diyos Ama. Nagtayo ng iglesia. Tapos sasabihin mo, hindi kailangan. Eh, hindi kailangan na reliyon. Ang kailangan lang, relasyon. Maling pananampalataya. Wala sa Biblia. Kasi ang nasa Biblia, ang itinayo ng Diyos na iglesia, mahal niya. Minahal din ni Kristo. 5 ng Epeso, basahin natin ang versikulo 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. So Kristo, inibig niya ang iglesia at binigay niya yung buhay niya dahil sa iglesia. Yung mga pastor ng born again na nagsasabi hindi kailangan na reliyon, para sa kanila wala na, hindi na kailangan na iglesia. Sa lagay, nagtayo ang Diyos ng iglesia at inibig naman ni Kristo, tinubos niya ng kanyang dugo, para sa pastor ngayon hindi na kailangan. Eh kung hindi isang dakot na kalukuhan ang pinagtututuro. 20:28 ng Gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. The Church of God which He had purchased with His own blood. Sabi sa Biblia. Ang iglesia ng Diyos binili niya ng kanyang sariling dugo. Eh yun ba ngayon ang wala, hindi na kailangan eh. Binili nga ng dugo ni Kristo eh. Ano ba naman itong mga born again na to? Maghunos dili naman kayo na hindi raw kailangan na iglesia. Ang isa dyan, yung si Pat Robertson. Yun naman ang ginaya ng mga pastor ng born again dito sa Pilipinas. At yun mo sabi ni Pat Robertson. Dito po sa kanilang ang sagot, si Pat Robertson sa pahina 80-81, sa tanong na kailangan ba akong sumapi sa iglesia para maligtas? Ang kanilang sagot, para maligtas, kailangang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Walang ibang paraan. Ang pagpasok sa iglesia ay hindi makapagliligtas. Pasok sa iglesia, hindi makapagliligtas. Pag mali ang iglesia, mapapahama ka. Pero yung minahal ni Kristong iglesia, ay binigay niya ang kanyang buhay para doon. Sabi mo, walang kailangan, di na kailangan. Maling aral yan ni Pat Robertson ng 700 Club. Kilala niyo si Pat Robertson, yun yung nagsasalita sa television sa 700 Club. Ayan, no? Hindi raw kailangan ng iglesia. Paano ngayon yan? Eh, nagtayo ang Diyos ng iglesia. Eh, hindi mo na kailangan. Tinayo ng Diyos. Eh, ba't hindi mo na kailangan? Bakit? Kasi ayaw mo ng iglesia. Ayaw mo rin ng relihiyon. Ang gusto lang, tanggapin lang ika si Kristo. Eh, paano ba pagtanggap kay Kristo? Basahin natin ang isang talata ng Juan 12:48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong... Kapatid na Margie, no? Sabi ni Kristo, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita. Pagka pala, hindi mo tinatanggap ang salita ni Kristo, tinatakwil mo si Kristo. Para matanggap mo si Kristo, kailangan tanggapin mo yung kanyang salita. Eh siya nagsabi na may iglesia eh. No? Eh paano mo tatanggapin si Kristo? Ayaw mo tanggapin yung salita niya.
ayon kay Kristo, pag itinatakwil mo yung kanyang salita, hindi mo tinatanggap, hindi mo siya tinatanggap. Ang nagtatakwil sa akin, hindi tumatanggap ng aking mga salita, mayroong hahatol sa kanya, isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita, siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Tinan mo kapatid na Manji, dapat pala para tanggapin mo si Kristo, tanggapin mo pati kanyang salita. Hindi ka pwedeng maging Kristiyano pag si Kristo lang na pangalan ang tatanggapin mo. Dapat tatanggapin mo pati kanyang salita, yung aral niya. At isang malaking bahagi ng aral ni Kristo, yung pagiging kaanib sa iglesyang totoo. Yan ang dapat ninyong maintindihan mga kababayang born again. Huwag kayong paloko sa mga pastor. Sasabihin, hindi na kailangan ng relihiyon. Ang kailangan, relasyon. Paano ka magkakarelasyon kung hindi ka magiging bahagi noong sinasabi sa Biblia na iglesia na kinaroroonan ng mga taong lingkod ng Diyos? Andun ang mga apostol, andun ang mga propeta, andun ang mga guro, andun ang mga ministro, andun ang mga diakono, andun ang mga obispo sa iglesyang totoo sa Biblia. Ang Diyos lahat ang naglagay noon. Paano ka magkakarelasyon kung di ka sasak sa mga apostol, sa mga propeta, sa unang Juan 1:3? Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang Anak na si Hesukristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Tama kapatid na Margie, sabi ng mga alagad, yung nakita namin, yung narinig namin, alam mo yung narinig nila, di yung aral ni Kristo. Ibinabalita namin sa inyo yon para magkaroon kayo ng pakikisama sa amin. Magkakaroon tayo ng relasyon sa mga apostol. At ang at tayo'y may pakikisama sa Ama at sa Kanyang Anak. Magkakarelasyon tayo sa Ama at sa Anak pagka nagkarelasyon tayo sa mga apostol. E paano tayo nagkakarelasyon sa mga apostol? Pagka tinatanggap mo yung kanilang narinig at nakita na kanila namang isinulat. Obisahin natin sa English, kapatid na Daniel. That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full. Ito ng fullness of joy ng isang Kristiyano, that you may have fellowship with the apostles and that we may have fellowship with the Father and His Son. Ulit-ulitin mo kapatid, ikaw naman po ay maestra, naiintindihan mo ito. Sabi ng mga alagad, which we have seen and heard, yung aral na nakita nila at pinangaral at narinig nila, pinangaral ni Kristo, declare we unto you, that ye may have fellowship with us. Magkakarelasyon ka sa mga apostol. And our fellowship is with the Father and with the Son. Kaya, ang relasyon na nabubuo pag tinanggap mo yung salita na isinulat ng mga apostol, makakaugnay ka nila. Tapos, makakaugnay mo ang Ama at ang Anak kasi sa Ama at sa Anak nanggaling yung mga salita na itinuro at isinulat ng mga apostol. Pag nakarelasyon mo sila, masasama ka sa iglesia na itinayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At pag nandun ka sa iglesia na itinayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, doon ngayon magkakaroon ka ng pakikisama sa Ama at sa Anak. Kasi ang iglesia, kapatid, ay institusyon ng Ama yan . Iniutos niya kay Kristo na itatagyan dito sa lupa. It is the institution of God on earth to make us citizens of heaven. Parang isang pamantasan ng Diyos na nasa lupa para mag-qualify ka to be a citizen of heaven o maging dapat ka sa Diyos.
sa pamamagitan ng mga aral at mga turo ng relihiyong itinuro ng mga apostol. Para ngayon sabihin ng kahit na sino na hindi na kailangan ng relihiyon para maligtas. At kung consider mo sa Biblia, ang relihiyon pala, yung treskiya, pagsamba pala yun sa Diyos, paglilingkod sa Diyos. Paano ka maliligtas kung hindi ka maglilingkod at hindi ka sasamba sa Diyos? Sana naunawaan mo po, kapatid na Marty. Please subscribe my channel Mel Rap CV and click on the bell icon. Thank you.